Paano nga ba mag-record ng gitara gamit ang amplifier? What's up mga kagitara? Kamusta kayo? Chen, Banania po. So ngayon pag-uusapan natin kung paano ba tayo makakapag-record ng gitara gamit ang ating Android phone o kung anong mga cellphone na meron tayo. So nung nakaraan kasing quarantine, medyo nakakainip. Gusto kong maggawa ng mga cover. Kaya lang, naalala ko yung professional recording na ginagawa namin sa Brethren na talagang malinis yung pagkaka-record. Eh wala tayong mga gamit dito kagaya ng audio interface, which is napaka mahal nila. So gusto kong i-utilize ang aking cellphone. So naghanap ako sa YouTube ng mga pwedeng makatulong kung paano nga ba makapag-record. So ito rin, dahil nakahanap ako at natutunan ko siya sa pamamagitan ni Talods. Okay? May YouTube channel din siya. So i-share ko rin sa inyo yung mga natutunan ko. At meron akong konting idadagdag pa dito. Okay, so paano nga ba tayo makakapag-record ng gitara natin at iba pang mga instrumento, maging yung ating boses, na maging maganda siya sa output natin sa tuwing gagawa tayo ng covers, ng video. Okay, so pag-usapan natin. So una-una, syempre, kailangan mo ng cellphone, pwedeng dalawang phone para yung isa sa recording mo, yung isa naman para sa video, or kung meron kang magandang digital camera na magagamit mo para sa video mo. Pero yung recording nandun sa kabilang phone mo naman. Okay, so pag-isapan natin yung tungkol dun sa phone. So dun sa Android phone, unang-una, kailangan natin ang tinatawag na DAW or DAW, Digital Audio Workstation. So marami yan na mga iba't ibang mga application na pwede natin gamitin. Okay, so since cellphone ang ating ginagamit, ang natutunan ko kay Talods yung tinatawag na N-Track Studio 9 Pro. Okay, so mada-download natin yan sa Google Play. Okay, so check nyo na lang po yan, yung N-Track Studio 9 Pro. So kung meron ka na download nun, kailangan naman natin ng mga accessories para natin i-coconnect yung ating guitar papunta dun sa ating Android phone. Okay, so kailangan natin ng mga accessories. Unang-una, kailangan natin ang tinatawag na micro USB OTG adapter. Micro USB OTG adapter. Gaya ho nito. So, dito natin isasaksak papunta po sa ating Android phone. And then, mayroon pang isa na kailangan natin. Okay? So, yung halaga nga pala nito, makakabili ka ng mga, ang halaga nito, makakabili ka ng mga 50 to 150 pesos. Okay, check nyo sa Lazada, Shopee. Okay, and then susunod naman, kailangan natin ng tinatawag na USB sound card. Kagaya naman ito. Okay, so meron kang USB sound card. So kung ito na yung micro USB OTG adapter mo, so dito mo naman siya i-coconnect. Okay, so i-coconnect natin siya dito. Alright, so from there, ito naman yung sa cellphone mo. And then, dito naman kukonek yung para sa iyong guitar at para sa iyong earphone. Then, good to go ka na para sa recording. Yun yung isang option na pwede. Ngayon, kung meron ka namang budget, ito yung ginagamit ko. Okay? Yung ginagamit ko ngayon, yung tinatawag na iRig 2 ng IK Multimedia. Mabibili nyo rin siya. Check nyo na lang Lazada, Shopee, or sa mga seller na meron kayong alam. Okay, nagkakalaga ng mga 3,500 to 4,500 pesos, okay? So, madali na siya. Hindi nyo na kailangan ng iba pang mga accessories. So, mula sa yung gitara, okay? So, kung wari, ito na yung cable mo. Sasaksak mo na ito dyan. Papasok sa, okay, dito. Papunta sa yung iRig 2. And then, itong connector na ito, 3.5 mm jack na ito, ito naman yung papunta naman sa iyong Android phone. Okay? So, yung isang side dito, mayroong butas yan dito. Dito may kukonek yung iyong earphone or headset. And then, may isa pa po siyang butas dito na dito mo naman i-coconnect yung gusto mo, kung gusto mong gumamit ng amplifier para sa monitoring mo. And then, may control siya
para sa gain or volume na nandito siya. Okay? So, tuturo ko sa inyo kung paano yung ating setup. Okay? So, sige. Kabit na natin. So, ito i-setup na natin. So, gamit ang iRig 2. Okay, so i-connect na natin siya sa ating Android phone. Okay. So, itong cable ng gitara, papasok na siya dito. Sa input. Okay. And then, kailangan natin ng para sa earphone or headset. Dito na rin siya natin kakabit. Okay. So, i-connect na rin natin yung kable na papunta naman sa amplifier, guitar amplifier, para naman sa monitor. So, ito yung maririnig nyo mamayang tutunog. Kasi kung wala nito, wala kayong maririnig na tunog. Dahil papasok lahat ng tunog ng gitara dun sa end track. Okay, i-connect natin. Okay, so nakaset up na siya. Ngayon naman, bubuksan ko yung end track. So, nandito siya. Okay. So, ayan. Open na siya, no? So, kailangan nating mag create ng new file. Okay, so ito po. New song. Okay, so nag-open kasi tayo kanina. Okay, so pag nag-start ka, so dito may makikita kang record audio. Or create a beat. Compose. Use a loop. Okay. Play keyboard. Play drums. So for this demo, mag-re-record audio tayo. Okay, so since magko-cover tayo ng guitar, kailangan natin ng backing track. So, ang una natin gagawin is mag-import tayo ng backing track. So, i-press natin ang 3 lines na ito. And then, import audio file. Okay, so dito tayo. Okay, meron na akong ito. So, for this demo, gagamitin ko yung backing track or yung minus guitar ng isa sa mga awitin na ginawa namin with the brethren. Ang title niya, Habang Bata Ka Pa. Okay. So, yan. So, naka-import na siya. So, dito sa track na ito naman, dito tayo magre-record. Okay. So, ilalagay ko lang siya sa ibaba. Okay, so dito tayo magre-record. So, mapapansin nyo, merong red dot doon na umiilaw. Ibig sabihin, pag may naka-red, doon siya magre-record. So, hindi tayo doon magre-record. Dito tayo magre-record sa number 2 track. So, ipipress lang natin yan. Okay? So, check natin kung may pumasok ng signal na galing sa ating guitar. Okay, so yung naririnig nyo is yung tunog na galing sa amplifier, no? Ngayon to check kung meron ng signal na pumapasok dito sa ating cellphone. So itong meron parang speaker dito, ipipress lang natin yan. So may makikita kayo yung kulay green, ayan, tumataas na yun. Yan, so sabihin may signal na pumapasok doon sa ating Android phone papunta dyan sa end track. So dyan natin ipaprocess yung ginagawa nating
mga recording. Okay? So, ang kagandahan lang dito, kapag meron kang end track na ginagamit for recording, mas malinis yung mga recordings na magagawa mo, mas magagandahan mo yung mga patunog mo. Okay? And then, pwede ka ditong mag-edit ng mga lines na ginagawa mo sa recording mo para maging mas maganda, mas maging smooth, mas maging malinis yung mga output, okay, na ilalabas mo sa mga videos mo. And then, bukod sa gitara, iba't ibang instrumento rin ay pwede nating i-record dito. At the same time, pwede ka rin ditong magpasok ng -1 kung gusto mong kumanta o recording. So, mas maganda yung vocal output na pwede niyang i-produce. So, meron siyang mga tinatawag na mixing. May equalizer dito, may reverb, echo, delay, may compressor na mga effects na meron na dito sa ating N-Track Studio 9. So, tingnan natin, ha? Okay? So, yung naririnig niyo pong mga tunog ngayon ay galing po yan sa ampli. Okay, so kung napapansin ninyo, kung magre-record lang tayo ng guitar, ng mga cover natin, na hindi gagamit ng ganitong application, maririnig yung mga noise na nanggagaling sa surrounding mo, okay? So, kagaya kanina naririnig ninyo. And then, ang medyo ano lang dito, kailangan mo lang maging matyaga dahil medyo maliit lang talaga yung screen. Depende sa phone mo. Unlike kung doon ka sa mismong laptop or desktop nag-create ng mga recordings mo, mas madaling gawin siya. So, kailangan mo lang ng konting tiyaga rito kapag ka, lalo na nag-i-editing ka na, nag-mixing ka na. So, gumagamit ako ng amplifier for the purpose na mayroong monitor palabas. And then, ang purpose naman ng earphone, doon ko naman naririnig yung backing track. Okay, ang problema kasi kapag ka parehas mong doon maririnig yung recording ng guitar tapos yung backing track, ang problem is merong latency issue po. So medyo hindi ka makakasabay ng maayos. So nag-work around ako dito, so hindi ko talaga siya makuha na matanggal yung latency niya. So ang naging solution is gumamit ng monitor. So may tumutunog na gitara. So ako lang ang nakakarinig ng backing track po. And then may volume akong, minimal volume lang galing sa amplifier para naman naririnig ko rin siya at the same time sa aking mga recording. Okay? So, sisimulan na natin na gumawa ng isang recording po para dito. Okay, for the purpose of demo, ang gagamitin natin na the jam track or yung backing track natin is yung galing sa album na Kabataan, Pag-asa ng Bayan na produce ng Brethren Music. So yung ad-lib part ng ating awitin na Habang Bata Ka Pa. Okay, mag-record na tayo. Okay, so kung tapos na tayo mag
record ng ating gitara or kung ano mang instrumento. So ang next na kailangan gawin is save muna natin yung ating ginawa, no? So dito ipindutin natin itong three lines na ito, and then save song export. Okay, so kailangan palitan natin siya ng sarili niyang pangalan. Okay, so halimbawa ito yung ginawa natin na habang bata ka pa. So, kailangan ang format niya is N-track song, SNG. Okay, so press lang yung go at save na siya. So ngayon nakasave na siya, so secure na yung ginawa natin. So hindi pa naman ito final. Actually, kailangan natin itong pakinggan ng paulit-ulit. Tapos dito papasok ngayon yung tinatawag na editing. So itatama mo, kasi sabi ko nga sa inyo kanina yung may problem siya sa latency. So kailangan hindi siya kasi nakatapat. So kailangan ayusin natin yung pagkaka-record niya para mas maganda. Okay? So magsisync siya doon sa backing track mo na nilagay doon. And then dito na pag naayos naman na natin 'yan, doon na papasok yung kailangan mo naman siyang i-mix down or titimplahin mo na ngayon kung kailangan bang i-adjust yung kanyang EQ. Then kung kailangan mong maglagay ng reverb, doon papasok yung mga delay tinatawag. Okay, so doon na papasok yung mixing, and then i-re-render na natin or i-mix down natin. So ako usually ang ginagawa ko, mini-mix down ko siya. Ang pipindutin mo lang uli yung 3 lines na yan, and then babalik ka doon sa save song export. So ang gagawin natin, i-click natin ito dito, yung N-track song. Papalitan natin yung format. So, imbis na N-track song siya dahil nakasave naman na siya kanina, ang gagawin natin, ako ang usually ginagawa ko, audio mix down MP3. Okay? MP3 siya. So, pipiliin natin yung highest kasi naka-medium siya. Yan. And then, press go. So, yan. So, nagmi-mix down na siya, then kina-convert niya na ngayon into MP3 file yung ating ginawa, no? So, ganun lang yung ating gagawin. And then, right after that, usually na ginagawa ko, dinodoble ko siya. So, magmi-mix down ako uli ng panibago, pero hindi na siya MP3. Gagawin ko naman siyang WAV file. Okay, so the same process kung paano natin ginawa para sa MP3, the same process, save song export, and then papalitan natin ulit siya. Punta naman, usually ginagawa ko is yung 24-bit WAV. Okay, dun ako nagsisave. Alright, so ganun lang guys sa mga kagitara ang ating ginagawa. Okay, so that's it. And then other features ng N-track, makakapag-create or makakapag-compose ka talaga dito ng new song. Ayun na po yung lahat, okay? So that's it, mga kagitara. So I hope na may natutunan kayo sa maikling tutorial video na ito na aking ipinakita sa inyo ngayon. Okay? So mag-comment kayo sa ibaba kung meron kayong mga tanong, other questions. Sasagutin ko kayo diyan. Huwag niyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe, ha. Pindutin niyo na rin yung notification bell para naman pag may bago akong uploads, makita rin ninyo at mapanood para sa inyong suporta. So maraming salamat. God bless.